So yun guys, ito yung ref namin. Pasensya na kayo kasi yung ilaw namin dito, iisa lang siya. Tapos walang ilaw banda rito, kaya medyo madilim. Hindi pantay yung liwanag. Medyo makulay yung aking mga lalagyan. Pero gusto ko talaga na nakaganyan sila. Nakalagyan sila sa mga container. Lagyan ko lang siya na ganyan. Dapat mas malapot pa dyan. Sumobra lang talaga yung all-purpose cream. Good morning guys! Sunday ngayon, and usually pag Sunday umaalis kami, pinapasyal namin si Kader. Kaso this past few days, lagi na kaming umaalis. Then kakagaling lang din sa lagnat ni Kader, kaya dito na lang muna kami sa bahay. At saka dahil kasi may mga kaibigang darating si Jeff. Yes? Pinigay niyo to. Nandito si Kader. Say hi! Say hi! Kaya ko na! Oh, yun. Kaya sa bahay lang din muna kami. Tsaka yung pinsan ko din, pupunta siya today. Naisipan na lang namin yun, magbo-barbecue na lang. Tapos dito na lang din sa bahay para makapahinga rin si Kader. Kasi lumalabas na yung ngipin niya dito. Naiwan siya, nahuli. And kapartner talaga kapag meron siyang ngipin na lumalabas is nilalagnat. Tapos ubo, sipon. And then, nagpupupo rin siya lagi. Kaya, binilan nga din namin siya nung ano, yung Viva Light. Dumi-dumi pa niya. Ayun, dahil wala namang masyadong ganap dito sa bahay, yun, magbabarbecue lang. Gagawa rin ako ng nachos mamaya. Papakita ko sa inyo paano. Sobrang simple lang. As in, hindi ko naman siya, ano, sariling recipe. Sobrang dali lang talaga niya. And then, naisip ko rin na total, kaka-grocery lang namin. At kahit paano, meron namang laman yung ref. Itutuloy ko na yung ref tour na gusto kong gawin nung nakaraan pa. Mamaya, papakita ko sa inyo yung laman ng ref namin. Say, Mama! Ayan guys, so diba putok na putok yung blush on ko. Nahiya kasi ako, nakaayos yung pinsan ko. Tapos ako, putlang-putla, hagardong-hagardo. So ayan, nandito na sila. Ayan, nandito na siya. Siya yung pinsan ko, yung bali yung tatay niya, and yung mama ko, magkapatid. Sobrang papayat namin noon. Dito kasi sa amin, napakaraming samgyupsal na pwede kang kumain na sobrang unlimited and very affordable. Medyo na-addict sa samgyupsal at unlimited. Sila Jeff, nag-iihaw na doon. Mamaya papakita ko sa inyo yung mga kaibigan niya. And ano, magre-ref tour na tayo. Medyo inayos ko ng kaunti kasi nakakahiya naman kung sabog-sabog yung laman ng ref namin, diba? So, medyo inayos lang namin ng konti para at least mas maging presentable naman kapag ni-ref, pag tinur ko kayo sa dun sa ref namin. So, tara na. So, yun guys, ito yung ref namin. Pasensya na kayo kasi yung ilaw namin dito, iisa lang siya. Tapos walang ilaw banda rito, kaya medyo madilim. Hindi pantay yung liwanag. So, ito lang, ito yung ref namin. And, ito yung sa taas niya. Ayan. Tapos, ito naman yung baba. Ayan. So, syempre, papakita muna natin yung sa harapan. Sa harapan, ito, nandito, digital na rin yung ano niya, twin cooling ang nakalagay. Dito, yung pang-adjust ng freezer. Tapos, ito yung fridge. Ito naman yung freezer, nako-convert yata siya into, ano lang, into fridge lang. Nalilito lang ako, hindi ko matandaan kasi kay Jeff na-explain yun. Yung time na yun kasi nagkukulit si Kader. So, ito lang, ano siya, digital na siya, so sobrang dali na. And then, ito yung tatak niya, Samsung digital inverter. Wala pang 1 year sa amin tong ref na to. Sa November pa lang yata siya mag-1 year. Ayoko nang masyadong maraming nakadikit sa ref. Kaya, ito lang yung nilagay ko. Ito yung mga
mga magnets na nabili namin. Ito nung napunta kami ng Bantayan sa may Cebu, nung sa Virgin Island. Ayan. Tapos, ito sa Tagaytay. Ito, pareho Tagaytay. Ang cute kasi nun. And then, yung picture lang ni Kader. Picture niya nung first birthday niya. At least, kami ng tatlo yung nandito. Para hindi na maramihan pa yung mga nakadikit. Ayoko nang makalat kasi. Kaya kahit bumili man kami ng mga dagdag pa ng mga ref magnets na yan, siguro sa gilid ko sila ilalagay. So, sa harap, ayan, meron siyang water dispenser. Easy access na lang yan. Para at least hindi kami bukas ng bukas. Ganito siya. Bale, pwede siyang ilock. Buti na lang pwede siya ilock na ganyan. Kasi kapag nakakalabas si Kader dito, minsan pinipindot niya. So, ayan, pwede siya ilock dito. And, ayan lang siya. Unahin ko na lang muna yung sa taas. Ayan, ito lang yung laman ng ref namin. Sa taas, ito yung freezer. Medyo makulay yung aking mga lalagyan. Pero, gusto ko talaga na nakaganyan sila. Nakalagay sila sa mga containers para madaling makita. Tapos, malinis pa, organized pa tignan. So, wala pa kasing budget na pambili ng mga glass na ano, na container. So, okay lang naman na yan. Carry naman na yan. So, umpisaan ko dito sa baba. Meron kaming, yan, yung itong ice maker na to, na nalilipat-lipat to. Pwede lipat dito sa kabila. Yan. Tapos, ito, madami na siyang laman na ice sa loob. Medyo nakagawa kami noong nakaraan. And then, meron din siya dito. Iniikot lang to kapag gusto mo nang ilagay yung ice dito sa lalagyan niya. Tapos dito naman sa baba, ito, leftover na ulam to. Ito yung lechon at saka lumpia. Talagang sa freezer namin nilalagay pag lalo na ito lechon siya. Kasi para sa amin ni Jeff, ito lang yung nakasanayan namin. Hindi siya sa microwave, iniinit. Niluluto talaga siya sa stove kasi para gusto ko lutong-luto talaga siya. And pag dito kasi, kahit na medyo matagalan siya nandito sa freezer, mas natatagalan yung buhay nung ano, nung ulam. Feeling ko kasi pag dun sa baba, and natagalan na siya na hindi nakakain, parang nag-iiba na yung lasa. Nagre-reklamo yung ating ref. Sasarado ko lang muna. Pag matagal siyang nakabukas, tutunog talaga siya. Kaya bibilisan ko to. Dito, meron kaming fries dito. Nakabukas na tong mga to eh. Hindi lang talaga naluluto lahat. Pati to, mga skinless na longganisa. Meron din kaming tocino dito. And hot dog. Nilalagay ko talaga sila sa mga basket na ganyan. Para at least madali silang i-organize. Tapos hindi diretso dito sa mismong lagayan ng ref. Ayan. Then sa taas, ayan, ito, meron kaming pork dito. Naka-pre-cut na yung mga yan para mas madaling lutuin. Ito, pork din. Tapos chicken yung dalawang to. Chicken yung dalawang lagyanan na to. Madali lang sila naman makita. Ayan, lalo na kapag tinaas mo lang siya sa baba. Ayan, makikita mo na kung ano yung laman niya. And then dito sa kabila, ito, mga popsicles lang to, yung mga fruit popsicles na ano, frosties. Ayun, si Jeff yung kumakain yan. And then dito, yung mga sili namin. Ayan, dito ko talaga sila nilalagay kasi mas nagtatagal sila. Pag nasa baba kasi parang nagtutubig sila, malambot, tapos nag-iiba yung lasa. Dito, mukha lang silang matigas pag kinuha mo, pero once na binanlawan mo sila, agad na toto, agad nawawala yung yelo sa loob. Pero make sure kapag nilabas nyo na sa ref, halimbawa kumuha kayo, nilabas nyo na sa ref, sa freezer, huwag nyo na silang ibabalik kasi parang may tubig na siya sa loob. And then kapag binalik mo siya, and then kinain mo sa susunod, iba na yung lasa niya kasi nagkaroon na siya ng tubig sa loob. Ayan. Ito kahit ilang weeks, nagtatagal talaga sila. Unlike kapag nasa baba lang or nasa labas lang. Kaya talagang ito yung nakasanayan kong gawin dahil hindi pwedeng mawalan ng sili sa ref namin. Meron kaming frozen na mixed veggies dito, mga peas and yung mga carrots. Gagawa kami ng sipo egg soon. So, isasama ko na to. And, yan, butter. Lagi rin kaming may butter sa ref. So, ito yung laman lang ng ano natin, ng ating freezer. Dito na tayo sa baba. Ayan. Umpisahan ko dito sa gilid na to. Ito yung lagyanan ng water na lumalabas dun sa pinakita ko sa harapan, yung dispenser dun sa harapan. Ayan, 1 liter yung kaya nito. Dito yung mga eggs namin. Ayan, nakakatuwa, lalaki nila. And then dito sa baba, ito yung ating palaman. Nakalagay siya dito kasi ililipat ko siya sa isang sa bote. Gagawa ako ng chicken spread.
Ayan, kaya dyan lang muna siya. And then, ito, galing sa in-laws ko. Bigay nila nung pumunta yata sila ng Baguio. Tapos, itong pepero na to, ayan, mahilig talaga akong nagtitira. Pag may kinakain ako, ewan ko ba ba't ganun, hindi ko sila lagi agad na ubo. So, sa ref sila na bumabagsak. And then, dito, ayan, yung C2. Ito, ito yung letter V namin. Nung ginawa kasi namin yung challenge na ano, buying everything in alphabetical order. So, ito yung letter V namin na nabili. Tapos, ito, sumobra yung water na binili namin nung nagpunta kami ng SM. Kaya, inuwi na lang namin kasi sayang naman. Ito lang yung mga water namin. Gusto ko laging puno yung mga yan. Pare-pareho. Itong, ito, ito yung pinakaunang pichel namin. May buhok pa. Napakalakas ko talaga kasi mag-hair fall ngayon. Next, dito. Meron akong mga hindi sinusunod dyan na nakalagay na parang naka-indicate kung anong ilalagay mo. Hindi ko sinusunod. Kagaya nito. Ayan, meron siya nakalagay na chicken, fish, meat, and pork. Pero sa taas kasi kami naglalagay talaga ng mga ganun dahil sa freezer nga nakalagay. So, ang ginawa ko, nilagyan ko lang ng ganito. Ayan, yung mga pang-merienda ni Kader. Yung mga Dutch meal niya, ito, Pascual, Delight. Ayan, meron niya Cult. Ito yung mga Dutch meal ni Kader. Iba-ibang flavors to. Ganyan, nakagilid siya. Para mas madali kong makita. Tsaka, kaya gusto kong dito sila nakalagay, hinihila na lang. Parang ang dali na lang matignan kung anong laman, kung ano pa yung meron sa mga merienda niya. Tapos ito, mga yogurt lang. Pinapakain ko rin ng onti si Kader minsan nito. Pero madalas ako talaga yung kumakain. And then ito, actually, itong lagyana na to, pinanggalingan ng chocolate na, ano, na Ferrero. Ayan, eh, kaso nakita ko, saktong-sakto siya dito sa mga cheese na binili namin. Nakakatuwa kasi saktong-sakto siya. Ayan, ang ganda. At least, naka-organize sila. And then, ito, hindi ko pa to binubuksan. Binili namin to kay Kader. Madalang lang naman siyang kumain ng mga ganito, pero, ayan, nakakatuwa lang kasi pag in-open niya. Alam ko may mga toy to sa loob. Next, eto. Leftover na. Kahapon kasi kumain kami sa KFC. So, may mga natira. Siguro 3 pirasong chicken. And hindi na ubos. Kaya nandyan lang. Hindi ko na nilagay sa container kasi mamaya iinitin naman siya. Tapos, etong mga to. Ayan, mga biskwit to. Naihila to. Madali lang din makita. Ayan. Ugali ko talaga to, lahat, biskwit, nilalagay ko talaga sila sa ref. Para at least, hindi na sila, ito, kagaya nito, nakabukas, hindi lang gamin. Tapos parang nasasarapan pa ako lalo kapag malamig ko silang kinakain. Tapos ito lang yung mga, mahilig kasi kami sa mga Korean food. And nung nagsamgyupsal kami dito sa bahay, ito yung mga ginamit namin. So, konti na lang to. Napakadali lang ng hilain. Wala kasing mga leftover na pagkain pa or ibang mga pagkain na nandyan. Kaya, malinis pa siya. Dito ko nilalagay yung mga kailangan lagi, yung mga gusto kong kunin lagi. Kasi, ayan, hihilain mo lang siya. And then, dito naman sa baba. Ayan, dito na tayo sa baba. Bali, ito, hindi sila namumove. Kaya, kailangan ko talaga ng mga lalagyan na madali lang hilain. Ayan. So, ito, nabili ko tong mga to sa Japan Homes. Ito sila. 3 piraso na lang nung time na yun eh. Kaya 3 lang. Tapos ito, hindi ko pa nga ito napansin na hindi na siya diretso. Pero ito, ang laman lang niya is, ito yung mga jelly drink na paborito ko. Tapos, meron din kaming cherry dito. Lagi kaming merong ganyan. And then ito, recently kasi, yun nga, laging nagpupupo si Kader. Kaya binilhan namin, pinabilhan namin siya ng ganito. Ayan, Viva Light. Then, sa likuran, yung mga tira lang naming zesto. So, ayan, ito next. Ito yung Bear Brand na natira. 3 yan. Ngayon, naubos na. Tapos, ito yung pancake mix ni Kader. Mas gusto ko talagang nandito siya sa ref. Iwas langgam na. Tsaka, parang napapanatili siyang fresh. Yun. Tapos, meron lang kaming all-purpose cream dito. And then, itong cheese whiz. Sambal prawn galing ng Singapore to. Dala ng sister-in-law ko nung umuwi. Tapos, ito yung maple syrup nung pancake mix ni Kader. Ito, mga nakabukas na kasi to. Itong mga to. Kaya, talagang dito ko rin nilalagay. Tapos, ito yung sesame dressing na favorite din namin ni Jeff. Ito naman, flour lang to. Dito ko rin siya nilalagay para
mas fresh pa rin siya lagi. Tapos ito, yan, mga chocolates lang. Lagi kasi kaming may mga chocolates na maliliit na ganyan. Kasi every time na may uuwi galing Singapore, lagi kaming binibigyan ng chocolates. Ito, mga leftover na lang din na ito, yung cherry nga. Sabi ko na, lagi kaming may ganyan. Tapos cheese whiz. Itong mga to, sumobrang onti na lang to. Ang dami ko nang tinanggal na na-expire na pala. Hindi ko alam bakit. Inuuwi ko talaga. Lahat ng mga ano, mga ketchup, kahit saan kami kumain, inuuwi ko talaga sila lahat. Ito, mayo to ng McDonald's. Gusto ko yung mayo nila, kaya lagi ako nag-extra mayo pag bumibili kami. Dito na tayo sa baba. Ayan. Ito yung mga... Yan, mga gamit-gamit ko lang. Yung Jeju Aloe Ice ko. Ito, yung baso na to. Yung mga toothbrush ni Kider. Tapos, ito. And then, ito, ginagamitan ko pa siya ng ganito, yung syringe. Kasi hindi pa marunong si Kider na uminom ng vitamins sa kutsara. Na ano siya, hindi niya gusto. Kala niya, pagkain. Tapos, ito, yung Calpol nga niya. And then, yung vitamins niya. Yung vitamin C ni Kider. Gamot sa ubo. Yung mga tira na lang niya yan. This past few days talaga kasi kakambal ng ano niya, ng ngipin niya talaga. Ubo, sipon, lagnat, lahat na. And kaya yan, kumpleto siya lagi. Ito yung cherry for niya. Hindi niya na iniinom to ngayon kasi feeling ko lalo siyang nawawala ng gana kumain. Kaya wag na muna siyang magbavitamin. Tapos ito, antihistamine. Ito yung ano niya, cream, kapag meron siyang mga kagat-kagat ng lamok or langgam, agad-agad nawawala. Ito na, malapit na tayo. Nakalagay sa mga to, ayan, nakalagay sa drawing, mga vegetables ang ilalagay dyan. Pero hindi lang vegetables nilalagay ko dyan. So, ito. Ito yung leftover na dragon fruit ni Kader. Ayan siya. So, dito nakalagay. And then, yung kamatis. Tapos, yung aming... ang palaya at saka cucumber. Ayan. Tapos dito, ayan, nakalagay sila sa Ziploc na bag. Ayan, mga leftover na grahams. Tapos yung ano, macaroni na macaroni salad. Ayan. Tapos meron din kami dito mga quail eggs. Ayan. So yun lang ang laman nito. Dito na tayo. Lastly, ito. Yan, wala siyang laman. Hindi kasi kami talaga bumibili lagi ng mga gulay na nilalagay dito dahil malapit lang kami sa Talipapa or Palengke, kaya madali lang bumili. So, ang laman lang niya is, eto, yung mga danggit na binili namin from Cebu. Yan, nilagay ko sila dito para hindi sila mangamoy kapag ino-open yung ref. At saka meron na rin kasing, meron kaming pagbibigyan nito. Kaya dito ko na rin nilagay. Kaya pala sila nandito dahil sabi din nung pinagbilhan namin na mas maganda na ilagay sila sa ref. Para hindi sila ano, may tendency kasi na amagin sila pag nasa room temperature lang. Ayan na, yes, patapos na tayo, Mr. Ref. So lastly, ito, squid, dried squid. Ang sarap nito, ako paborito ko to kaya ito, hindi namin pamimigay sa akin tong mga to. So yun lang, ang laman ng ating ref. Yun lang po. Thank you. Dito na yung mga friends ni Jeff. Nag-ihaw na sila. Ang laki ng bangus. Ito yung binili namin dun sa challenge, yung barbecue grill. Maliit lang siya. Ayan, kain tayo ng lunch. Ito na yung mga pagkain namin. Ito yung lechon kanina na pinakita ko dun sa ref. Ininit na namin kasi para hindi na siya magtagal talaga. Tapos, ito yung mga inihaw nila Jeff. Ayan, yung bangus. Hali, kasama ko lang kakain dito. Yung pinsan ko at saka si Eka. Si Jeff kasi nandun kasama yung mga kaibigan niya. So, ayan, magla-lunch lang kami. A few moments later. Ayan guys, sobrang dugyot na ng itsura. Napakainit kasi. Yan si cousin ang naghihiwa ng sibuyas. And hindi ko kayang maghihiwa ng ganyan kasi masakit sa mata. Ito yung beef. Sibuyas lang yan at saka bawang. Tapos, ito lang yung nilagay ko. Ayan, yung taco mix. Hindi siya secret ingredients. Pili lang siya sa kahit saang supermarket. Then ito, ito yung gagamitin namin mga chips. Ayan, nacho chips. Sa SM hypermarket din namin ito nabili. Hindi ko alam magkano to, pero mura lang yan.
So, ito na yung kamatis natin at sibuyas. Usually, nilalagyan ko yan ng bell pepper. Kaso, hindi kumakain ng bell pepper si Jeff. So, ito na lang. So, ayan para sa sauce natin. Nilagyan ko lang yan ng all-purpose cream. Tapos, lagyan ko pa nito. Nilagyan ko na siya ng ganito. So, dadagdagan ko na lang. Kasi medyo napadami yung ano, yung all-purpose cream natin. Ganito lang ako gumawa ng cheese sauce. Kasi medyo mahal yung mga cheese sauce na binibili pang ganyan. Ako ganito ko gawin. Nililayer ko lang siya. Ito yung nachos. And then, lalagyan ko nito. Yung, kasi sa iba, sa taas lang. So, ang nangyayari, yung iba sa baba, wala na. Wala na siyang lasa, wala na siyang... And then, ito. Yung sibuyas and kamatis. Tapos yung sauce, ayan, lumapot na siya. Medyo nagkaroon pa siya ng skin sa taas. Yun yung nakikita niyong parang namuo. Pero okay lang yan. Ayan, mainit pa kasi yung... Ayan, nalagyan ko lang siya na... Yun yan. Dapat mas malapot pa dyan. Sumobra lang talaga yung all-purpose cream. So, ayan. Para mas maliwanag, ayan, ito yung ating finished product. Let's eat. Say goodnight! Goodnight! Goodnight po! Flying kiss!